DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd mission: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner, administrators, and staff as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values: maka-Diyos, maka-tao, maka-kalikasan, at maka-bansa. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to Itulad, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Isa namang fabulous and fantastic afternoon sa inyong lahat. Ayan. Isang mapagpalang, malusog at magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa ating TLE Grade 10 Hairdressing 1 and 2 together with Tutor Vicky. Hi, Tutor Vicky! Hello! Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tutors, Erza, magandang hapon sa ating mga learners, parents, at mga kapong-guro na nagtuturo ng hairdressing. Ito na naman kami ni Tutor Erza sa panibagong araling sa hapong ito. Yan. Medyo lang maingay yung mic natin, Tutor Vicky. Baka may electric fan ka dyan. Okay lang naman ba? Yan, hold natin ng konti. Yan. So, batiin natin ang ating mga kasama ngayon. Hi, Ma'am Lenny Obishana. Intayin mo kasi ipi-play natin mamaya yung estudyante mo na nag-share sa amin ng iyong output. Ayan. So, kindly share po. Salamat po sa pagsama. Shoutout sa aking mga kasamahan sa TLE Department, sa Pedro Guevara Memorial National High School, especially sa aking twinnie, si Ma'am Rosalie Ramos Campos. Ayan, sa aking mga kasamahan dyan. Thank you po. Ngayon ay distribution ng card. Tama ba? Sa inyo rin ba, Tutor Vicky? Yes po, distribution ng first quarter. Ayan, medyo haggard ang Tutor Vicky mo. Ayan, nabati ko pala ang aking, ano, ang aking mga kasamahang ditong guro sa Calamba Bayside Integrated School. Maraming salamat sa inyong suporta na lagi kayo nagsubaybay sa ating online tutorial sa hapong ito. Ayan, hello po yan. So, syempre, salamat sa ating mga schools na patuloy na sumusuporta sa atin. Diba, si Tutor Roma na aking kapartner talaga yan sa music, maging sa special program. Opo, kung mapapansin nyo, ayan, medyo binawasan na natin ng konti ang kabigatan sa buhay. Medyo na-stress ng kauntian, kaya ginupitan na natin ang buhok natin ng solo. Ayan, hi Ma'am Emily Subieta, salamat po. Direk, kindly share my screen po. Kabigatan sa buhay. Ayan, so tayo ngayon ay nasa
Yan, TLE 10 Hairdressing 1 and 2, every Friday po yan, 3:40 p.m. to 4:20 p.m. Kindly share our live session ngayon para marami pa tayo maabot ng mga estudyante. I-like din po ang ating FB page ng DepEd EdTech Unit, DepEd Tayo, maging sa YouTube channel natin, ang DepEd Philippines, DepEd EdTech, at DepEd TV. Yun. At ano nga po ang ating pag-aaralan ngayon, Tutor Vicky? Ang pag-aralan natin ngayon is about prepare client in hair perming quarter 2, week 3 na tayo. Ah, nakaka-week 3 na tayo, konti na lang. Ano bang ginawa natin, Tutor Vicky, nung week 1? Sa week 1 naman ay pinag-aralan natin, nag-demo pa yan si Tutor Erza, about sa pag-wrapping, pagbablocking, at saka pag-section ng hair. Diba? Diba? Dahil dyan, mamaya may magpapakita dahil may nagpasa ng kanyang output sa atin. So maraming salamat sa learning packet na ating pong ginagamit ngayon na ginawa or prepare yan, ni Ma'am Susana Gutierrez at Sir Eduardo Barreto ng Eduardo Barreto Senior National High School. Ayun, akala ko siya yeah. Na nagsulat, no? Si Ma'am Levy pala ay taga saan? Kakawate National High School SD of San Jose del Monte City. Ayan. Si hello po sa inyo. Thank you po. Dahil sila po ay medyo hirap daw sa connection. Pero Tutor Vicky talaga namang sinisikap nila na makapanood no, sa atin kahit hirap sila sa signal. Dahil malaking tulong daw ito. Tama ba, Tutor Levy? Malaking tulong daw po ang ating tutorial dahil natutulungan yes. Na mga estudyante. So ano ba ang ating objectives ngayon? At the end of this lesson, learners are expected to analyze client's scalp and hair condition. Ano ba ang condition ng buhok at ng scalp ng client natin? Dapat natin itong i-analyze. Tapos pangalawa, Tutor Vicky? Describe and of different kinds of curl. Hindi pa paliwanag namin yan mamaya, Tutor Erza. And observe precautionary measure pag tayo ay nakulot na or na-perm na yung buhok. Ano ba yung dapat nating malaman or dapat nating gawin bago magkulot at after magkulot or yung tinatawag na nating perming. So before that, let's first recall our previous lesson. So preparing and sectioning your hair. Ano nga ba yan? Number one, wash the hair, rinse thoroughly, then squeeze excess water. You can use your towel or pwede rin namang para mapabilis, mag-blower tayo. And comb with a wide tooth comb. Bakit kailangan malalapad ang hiwa-hiwalay or malalaki yung ngipin para hindi mapuputol ang buhok natin? Number two and number three, Tutor Vicky. Drip the client. Importante yan na madidrip yung client natin para iwas na malagyan siya ng chemical, lalo na kanyang paboritong damit na naisuot, di ba? And then, section the hair. Para at least, pag nag-wrapping ka na, hindi ka na mahirapan na nagka-buhol-buhol na siya. Yes, para maiwasan ang pagkakabuhol-buhol. Diba Ma'am Arlene, si Ma'am Arlene James, hello po. Kasama natin ngayon si Cian Andre De Leon. Good afternoon. Watching from Kakawate NHS, SDO San Jose. Yan. Si Andre daw ay grade 9 Zeus, TLE Hairdressing. Shout out sa mga grade 9 Zeus. Yan. At kasama rin natin ang napaka-supportive natin si Ma'am Arlene Craste ng Lapu-Lapu City, Cebu. Hello po sa mga taga-Cebu. Hello po. Good afternoon. Ayan. At syempre ang ating all-out supportive na chuti, si Heavenly Heart Tanguiano. Yes, kapakasipag yung chuti mo yan. Ayan. Si Angelica Trinidad, kasama rin natin si Sofia Guason. Si Ma'am Mayrel. Ano itong VRTC, taga San Jose din, no? Tsaka si Andrea Limpoco. Hello sa inyong lahat. Okay, so let's start natin yung pag-wrap. Pag sinabi ng pag-wrap, ito yung method na gumagamit tayo ng end paper. So make sure lang na pag nag-fold tayo ng end paper, ay ang dulo ng buhok natin ay hindi kulukulubot or bako-bako kasi papangit yung kalalabasan ng ating pagkulot. Yes. Next step natin, Tutor Vicky. Wrap the strand around a perming rod, then roll the section until you reach the nape of your neck. Okay, dandahan lang siya. Okay. Dandahan mo lang sa erural hanggang makarating dun sa kung saan talaga gusto ng client niyang kulot. Yes.
Okay, ha? So sa mga kasama natin ngayon dyan, good afternoon, Nicole. Kindly share ng ating video ngayon para marami pa tayong maabot. At kung sino ang pinaka-active na nakikita natin ng walang absent, yes, magkakaroon kayo ng certificate of recognition. And yes, if you have your output, kung may mga output kayo na gusto nyong i-share, ma-feature, just use hashtag lang, ha? At para ma-feature natin yan. Next natin, so repeat the process for the entire middle section. Unahin muna natin yung gitna and then saka yung ating mga sa gilid. Apply tayo niya, no? Ang tawag dito ay pag-blocking. Pag nilagyan na natin ng perming rod, yung ating mga sections, ang tawag dyan ay pag-blocking. Lovely May, si Kabarles Fimi. Si Lovely May Coral, hello sa inyo dyan. Si Michelle, si Allison. Wow, dami ng ating mga kasama ngayon. Nakakatuwa yes, naman. So, diba? Sabi ni ano, Nicole Isneb. Hello po, Ma'am Urza, Ma'am Vicky. We are student watching from Marigundo National High School. Shoutout po sa all section ng Kraste. Yan, shoutout sa inyong lahat. Next natin, Tutor Vicky. Wrap. Wrap a cotton strip around your hairline, tucking it under the rods. Sorry. Pwede rin naman pag walang cotton ay towel. Okay? Pwedeng towel, yes, basta okay. O kaya panyo. Basta wag lang malalagyan ang mata or ang skin ng client natin pag tayo ay maglalagay na ng perming lotion. 'Di ba, Angelo? Yes. Okay. Next. Nagre-review pa lang tayo, ha? Ano yung step natin? Apply the perm lotion closely and thoroughly on each wrapped rod using small circular motion. So, para lang tayong nagtataktak ng ketchup. Para lang tayo nagpapalaman ng siopaw, ganon. So, dito, gagamit tayo ng ano nga tawag natin dyan? Ng bottle, no? And then, circular motion. Then, see to it na bawat rod, no? Bawat wrap ng rod na nabuhok natin ay merong gamot. Kasi pag tinanggal mo yan, yung isa kulot na kulot, yung isa hindi tinablan. So, next, ay mag-cover tayo ng hair with a shower cup. Pwedeng plastic. Mag-improvise kung anong meron kayo, no? Kung pwede yung plastic bag. Dati, plastic bag lang yung gamit natin, di ba? Kayo pa, nakapagkulot na ba kayo dati? Gimora Avancenia, hello po. Nakapagkulot na ba kayo dati, ma'am? Yan, sina Marlor Dala. Wow, grade 9 Apollo, TLE Hairdressing. Nakakatuwa. Yan, next tayo. Estudyante po kami ni Ma'am Levy, sabi ni Angelo Mule. Hello po, good afternoon. Yan, thank you naman, nakaka-active nila. Number 4, Tutor Vicky. Okay, check your every few minutes of the an S, ha, nagkakaroon na siya ng S shape with the an unravel. Dapat siya every 30 minutes, kailangan mo siya iti-check kung talagang ina-achieve na ba ang letter S. Pag nag-letter S na yan, mean to say okay na. Yeah. And rinse your hair for 3 minutes without taking the rods out. Dahil hindi pa tapos, dahil ang una parang nilagay natin ay perming lotion. So, aanlawan yan para mawala yung gamot na number 1 or yung kulay pink, no? Kung nakakapag-ano na kayo, nakakapagkulot na. After that, kung naanlawan na, tingnan nyo po yung picture na isa, no? Yung towel nilagay sa ulo at pinipiga yung per rod para mawala yung excess water. O pwede naman ay i-blower natin ito. Dahil mag-a-apply na tayo ng neutralizer. Apply the neutralizer with wait for 10 minutes, then rinse it out for 3 minutes. Remove the wrapped hair from the rod and let your hair dry naturally or use diffuser. Ayan. So, narinig na natin. Ngayon naman ay may magpapakita. Ready na ma ang mga taga-Kakawate National High School? Pa-thumbs up naman dyan kung ready na kayo sa magpapakitang turo o magde-demonstrate na estudyante ngayon from Kakawate National High School. Sige, pa-heart naman dyan kung ready na ang pa-heart mo ngayon sa chat na sa comment box. Ayan. Ready na daw si Jane, si Angelo, ready na si Alejandra. Yan, si Marlord at si Rowena. Sige, let's go. Panoorin natin to.
sorry. Ulit. Medyo nag-technical problem lang. Yan, nag-unlaw na siya. Sinampo niya muna, no? And oh, then? Huwag natin hirarab. Punas-punas lang yan. Bisil-bisil. Yes. So, nag-dehydrate na siya ng client. Mula daw sa center. Nag-section na siya from the crown down to the back of the ear. Kung ano lang available na comb sa kanila, although hindi dapat yung telcom dapat gagamitin. Okay lang kung ano yung meron sa bahay. Kung ano lang available sa house, pwede naman din. Nakapagulod siya. Kung mapapansin natin, yung dulo ng buhok niya ay medyo hindi even, no? Yun yung tinatawag natin, naiingatan natin once na tayo yung nagkulod. Palakpakan naman dyan, sabi ni Angelo, classmate ko po yan. Yay! Wow. Angelo, share ka rin ang work mo. Ayan, share your activities or output to us. Mag-hashtag lang tayo ng hashtag itulay level up, hashtag yes, itulay ang saya, hashtag Tutor Erza, Tutor Vicky, and hashtag hairdressing week 3. Week 3 or week 2, kung ano mang week ang inyong gagawin. At i-feature natin yan dito sa ating tutorial. O, diba? Palakpakan dyan. Pahingi naman dyan ng heart si ano. Ano ang name niya? Si? Dala, nakalimutan ko yung name niya. Gamara ba yon? I'm Jemara. 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 Okay. Sa Kawati National High School. Yes, congratulations. Napakabait, napakasipag naman ng bata, no? Yes, okay, sabi nga niyo na ni Angelo mula Dr. Erza, kabog naman, 'di ba? Yes, so ang dami nila nag-heart sa atin, 'di ba, Dr. Erza? Yes, si Dave Marley nag-heart, si Sofia, si Angelica Trinidad, ayan. Tsaka yes, si Lupi Soriano nag-heart din. Daming palakpak ni Ma'am Levy. So, congratulations anak. Napakahusay naman ni Gemara. Ayan. So, pag meron kayo ha, i-share nyo lang sa amin para mapakita natin. So, ayun. Basta susundin lang natin ang mga steps kung ano yung available na gamit kayo. Practice makes perfect, no? Sa umpisa. Kung makikita lang natin doon, yung pagkakarap niya lang sa dulo, yun ang iniingatan natin kaya tayo gumagamit ng end paper. Ngayon, kung wala kayong end paper, pwede kayong gumamit ng ano? Ng pansamantala lang, ng bond paper. Ang tawag doon, localization, no? Kaya lang, pag nabasa kasi yung bond paper, pwede itong madurog. Unlike na yes, end paper. Ngayon naman, kung wala talaga, basain nyo lang mabuti yung dulo, tapos make sure na pantay yun pag ikot dun sa rod. Para hindi pagtanggal ng rod natin ay tikwas-tikwas, iba-iba yung direksyon. Make sure na nakaikot talaga, clean yung pagkakaikot niya. Okay? So now, tapos malinis talaga. O, di ba Arlene? Tama. Si Arlene pa shout-out daw. Siya po ay 11 Daffodil ng Solsona National High School, Ilocos Norte. Hello po sa mga taga-Ilocos Norte. Hello po. Yan, nakakatuwa na meron tayong kasama. Meron din tayong kasama from La Union, si Christine Marie. So, go on na tayo. Ngayon na alam na natin yung step sa pag-perm, kung paano mag-section, mag-winding, at mag-wrapping. Ngayon naman, punta tayo sa aftercare. Paano mo naman mamaintain ang iyong perm, diba? So, number one, wait 3 days before you wash your hair. Bakit, Tutor Vicky, na kailangan mag-wait ng 3 days? 2 or 3 days bago mag-wash ng hair? Okay, para mag-penetrate muna yung gamot doon bago mo siyang iba, ano, ihugasan. Mas the best kasi medyo nag-penetrate muna yung, ano, yung chemical. Diba? Mm-hmm. Mas, ano siya eh, maganda tingnan. Opo. And syempre, hahapdi rin yung anit natin kasi galing siya sa treatment, galing yes, siya sa kamo, tapos kinabukasan mag-shampoo ka kaagad or maliligo ka kaagad. Pwedeng lumabnaw
yung tawag doon, yung ma-wash out yung gamot kaagad. Kaya, wait lang tayo. Tama yung sinabi ni Tutor Vicky. Para mas mag-penetrate pa sa cuticle natin and sa cortex natin yung gamot. Mag-stay, no? Next natin, use shampoo and conditioner meant for chemically treated hair. Meant dapat. Pag ang buhok mo ay may kulay, gumamit ka ng shampoo for colored hair. For ano, wag tayong gagamit ng mga shampoo na malakas or maraming sulfate. Yun nakakapag-fade ng color. O kaya naman, yeah, pag kulot ka, bumili ka ng shampoo na meant for kulot. Ayan. And also, makakatulong din yon kung hindi tayo araw-araw magsha-shampoo ng ating buhok. Dapat, yeah, din ay iwasan natin yung binabrush yung hair, lalo na kung ikaw ay kulot. At kung conditioner ka, pataas. Pataas ang pagpiga, tapos pinipiga mo. Ganun yung pag-a-apply ng conditioner or kung gagamit ka ng keratin para yung kulot mo ma-maintain. Kasi kulot ka, tapos suklay ka ng suklay pababa, nai-stretch yun. Pwedeng mag-loosen yung kulot mo at bumubuhaghag. So, dapat sama-sama sila. Pagkaligo mo, suklay lang ng isang beses, then let it dry na, air dry. Yes. Yeah. Then, Tutor Vicky, a limit heat styling including blow drying and straightening. Huwag masyado. Kung magda-dry ka naman, pwede na nga electric pan na lang eh. Halimbawa kung nagugusto mo talaga siya mabu-blow dry, yun, electric pan or else punas-punas na lang. Or as kung gusto mo talaga, limitahan na lang yung init. Ilalayo lang yung blower. Ilalayo lang dun sa buhok. Yan. Yes. Diba? Limit tayo ng paggamit, 'di ba? Camille and Nicole, dapat ay wait natin at least 2 weeks before you dye your hair. Ngayon ko, yes, lang pa kung pa ngayon, wait ka ng 1 week muna or 2 weeks before na i-dye yung hair. Pero meron naman ang ginagawa, nagpapakulot muna, then kasunod ay nagda-dye ng hair. Depende yan kung kaya pa ng texture ng yung buhok. Yan. Kaya nga, kinakailangan natin gawin ang scalp and hair analysis before nating gawan ng treatment yung ating client. Ano nga ba ang ibig sabihin ng hair and scalp analysis, Tutor Vicky? Look for a cut, scratches, or open sores. Do not proceed when a service of skin abstraction or scalp disease is present. Here's the fast-paced growing appendage of the human body. Hair is affected by diet, exercise, medication, and stress. So, kailangan muna, iti-check muna natin yung scalp kung meron siyang cut, may sugat, or is may kamot, or may mga open wounds. Kasi, pag meron siya, wag na muna. Yes. Opo. Tama. Di ba, Ma'am Ellen Balingit, dapat pag sinabi natin yung scalp and hair analysis, tignan natin, baka may sugat. No, i-check muna natin ang buhok, baka may kamot or baka may namumula. So, pwede natin yung lagyan ng gamot muna or wag muna nating i-treatment ang hair kasi nga masakit 'yon, okay? So, iingatan natin, kaya mahalaga na hindi yung halika na, basta kulayan kita, kulutin kita. Eh paano kung may sugat pala yung ulo niya, no? At mahapdi po, Trisha May, ang anit pag ikaw ay may dandruff tapos nagkukulay ka, okay, or nagtitreat ka ng hair. Okay, so we have here 5 most important factors in hair analysis na dapat nating gawin, no? Una, meron tayong texture. Chine-check yung texture, yung density, the porosity, and elasticity ng buhok natin. So, paano nga ba ito, Iris Chase? Tama ba? Paano ba ito ginagawa? Trisha, tignan nga natin kung paano ito ginagawa. Sige nga, comment nga tayo dyan. Okay, the scalp should be examined very carefully kasi nga pag merong abrasion or meron tayong tinatawag na scratches, masakit yon. Abrasions on the scalp can make cold perming dangerous to a patron. Bakit magiging dangerous kung merong scratches or cuts ang isang client natin? Sige nga, John Lloyd, bakit magkakaroon? Bakit na... delikado. Bakit daw delikado? Comment your answer there. Delikado ito kasi papasok yung gamot natin sa sugat ng ating client. An irritated scalp or badly damaged hair are both signs that cold perm should be postponed until the condition is corrected. So, wag magmadali. Yes. No? Ay, hindi. Gusto ko makulot na yung buhok ko ngayon. Okay lang yan. Sige na, go na.
Eh, paano yan? Kasi bababad natin ng 20 to 30 minutes yung gamot. Alam mo, nangyari yan sa akin, no? Talagang gustong-gusto niya. Eh, yun pala, hindi ko alam kasi in-scratch niya pala yung anit niya dahil nahihiya siya dahil siya daw ay maraming dandruff. Ang ginawa niya, pinukot niya pa talaga, pinatanggal niya pa talaga bago siya pumunta sa akin. Naku, nung nilagyan ko na ng gamot, para daw binabalatan yung anit niya sa sobrang sakit. Tapos tinanong ko, naku, bakit? Naku, napakasakit niyan, oo. Kasi nung chinek ko naman yung scalp niya, malinis. Yun pala, kanina bago siya pumunta sa akin, pinakot-kot niya or in-scratch niya para mawala yung mga dandruff. Yes. So, huwag ganun, it's okay. Mas maganda kung magpapakulot tayo, at least 2 days na hindi mo binasa ang iyong ulo. Para mapoproteksyonan ng natural oil natin yung ating scalp. Okay? Pag magpapakulay din kayo, ganun, huwag maliligo at least 2 to 3 days ng ulo. Yes. Okay. So, hair analysis, Tutor Vicky. A very important step before giving a cold firm is to make a careful and correct analysis of the client's... client's scalp and hair condition. So, pinaka-importante talaga before natin bigyan ng talagang gusto magpakulot si client, tingnan muna natin, i-check muna natin, at siyempre sa lahat, i-analyze muna natin yung scalp at saka yung kanyang hair. Yan. Ano nga yung ating mga dapat na i-analyze? Una dyan ay hair texture. Ano ba yung hair texture? Hair texture describes the diameter of a single strand of hair. Single strand, okay? Ibig sabihin, ang texture ay ang isang piraso ng buhok. So sige nga, kumuha nga kayo ngayon ng isang piraso ng buhok nyo dito sa crown area natin. Okay? Ito sa crown, sa may tuktok yan. Sa crown. Kuha tayo ng isang piraso. Yan. Tapos, titignan natin ngayon or itatouch natin, raramdamin natin, feel it. Feel it, yes. Okay? Yan. Ang tawag dyan, texture. Kung smooth, edi you have a smooth texture. Kung naman medyo may nararamdaman kang bumps, ibig sabihin, yes. Pag naman talagang mula dito hanggang doon ay ramdam na ramdam mo, ay ibig sabihin niyan, coarse ang iyong buhok. Ano pa yan? Bukod sa pag-feel, pag sinabi nating texture, meron nga tayong coarse hair. Ano naman ito? Usually requires more processing. Kasi nga, pag sinabi nating coarse hair, makapal ang hibla ng buhok. How are you going to identify if the strand of your hair is coarse? You get a need, a thread, no, yung thread natin, yung pangtahe ng damit. And then get a piece of hair shaft. Kumuha ka na isang strand ng hair mo, then compare it. Pagkasing laki or malapit yung laki ng hair shaft mo dun sa thread natin, you have coarse hair. Pag naman hinawakan mo, parang wala kang makitang buhok. Ayan, tingnan natin. Pag naman hinawakan mo at nakakatayo pa yung buhok mo, ibig sabihin you have medium hair. Ito yung normal na. At hindi pa na-expose ng maraming problem. Then, yes. Pag naman fine hair, ito yung ang liit-liit, ang nipis-nipis. Kasi nga, halos minsan dalawa lang ang meron. Meron lang siyang cuticle and then cortex. Wala itong medulla. Yan, yung nasa center ng buhok natin. Sino dito ang may mga fine hair? Yung pag hinawakan mo yung isang strand niya, halos hindi mo makita when you lift it up. Yan. One way also, Tutor Vicky, to check the texture of your hair, get one and i-lift mong ganon. Pag nakikita mo yung strand ng hair mo, coarse yan. Pag fine hair, hindi mo makita yung strand kasi nga manipis. Medyo siya delikado kasi pag fine hair talaga, Tutor Erza. Mabilis itong ma-process, mabilis itong tumanggap ng anumang chemical, ang mangyayari, iingatan natin ito, babantayan natin kasi fragile na buhok na ito. No? Mabilis maputol, mabilis ma-damage. Yan. Yes. So ito po, yan, yung hair texture natin. So fine, manipis. No? Manipis. Pag medium, lalaki ng konti and coarse, yung mga kapalang hibla. Yung mga kapalang hibla, yan yung kinulot mo ngayon, maya-maya agad, wala na yung kulot. No, Tutor Vicky?
Yes, wala na. Parang wala lang, nag-weave lang siya. Oh, yan. Hi, Ma'am Sol Pabico. Hello. Pabico. Yan. Next natin, paano ina-analyze? Ayun, nasabi na ni tutor kanina, na-advance. Understanding hair texture is a critical step before formulating a custom treatment. This will show you the diameter of each individual strand. Yun ha, diameter ng individual strand. Ang tawag doon ay pag-analyze ng hair texture. Yan. Sige nga, gawin natin. Kuha daw dito using sa your microphone. Sa may tuktok niya ng buhok. Kasila lang. Hi, Ma'am Sue Cortez Leonardo. Good afternoon. Theory teacher din po siya sa Gibara na hair dressing. Yan. Kukuha ka lang ng isang hibla lang ng buhok. Uh-huh. Yan. Next naman ay punta tayo sa hair density. So okay na ba tayo sa hair texture? Hair texture, fine, medium, and coarse. Depende yes. sa kapal ng isang pirasong hibla ng buhok. Mm-hmm. Ma'am Mary May, directo. Yan. Ah, dekreto pala. Ganyan din po ako, tutor, napakulot. Hindi nagtagal. Ah, pag nagpapakulot din daw si Mary May. Pag nagpakulot si Ma'am Mary May ay ambilis. Hindi na tumatagal. Healthy, maganda pa yung hair nyo. Ako po kaya ako pinutol na kasi pag nagkulot ako ngayon, hanggang kinabukasan kulot pa siya. Ibig sabihin, dry na yung hair ko. Yan. So, ano naman yung hair density natin, Tutor Vicky? Density refers to the number of hair per square inch of the head. By assessing density, you will determine the size of the parting to be used. Okay, pag thick hair requires more partings. Pag thin hair, can use slightly larging partings. So, yan ang nasusukat kung talagang anong kakapal ang hair mo. Kung yan ba ay makapal. So, pag makapal daw siya, kailangan mo lang siyang maliit na parting, pagpa-party-party na maliliit. Yes. Pag manipis naman, so medyo malalaki. Oh, ang aking buhok kasi parang medium lang siya eh. Hindi siya masyadong makapal. Okay. Yan, may example ng so hair density. So, we have here the hair density, no? Ayan, sa unang picture natin, so, low density. Sa pangalawa, medium density. At sa pangatlo ay high density. Nalalaman natin yung density ng hair natin. Kung ilang, ayan, dito sa kabila, sa mga tuldok-tuldok, hindi po yes. ito, hindi po ito biskuit. Ito po ay kunwari ay per square inch ng inyong ulo. Ito yung scalp mo, ha? Yung mga tuldok-tuldok na nakikita natin, yan yung tinatawag nating follicle or follicle. Dito tumutubo yung ating buhok. Yes. Ayan, o, yung mga isa-isang ganon. Deka. So, pag low density, ibig sabihin, when you take a look at your scalp in the mirror and you see clearly or you barely see your scalp, ibig sabihin, ikaw ay may low density. O kaya naman, yung pag hinawi mo yung buhok mo, hanggang dito na yung baby bangs, baby hair mo, o yung hairline mo, maunti ang buhok natin. Ayan, di ba? Pag naman, yung iba, di ba, hanggang dito may balahibo pa, may buhok pa, tapos pag humawa ka, hindi mo makita yung scalp mo, ibig sabihin, ikaw ay merong high density. At pag naman tama na, meron kang medium density. Another way, may naiisip pa ba kayong iba kung paano ma-check kung gaano kakapal or kadami yung buhok natin per square inch? Example na lang sana to, Cher, sa pagpo-ponytail. Diba yes. pag nakaipit ka, pag ganito lang, nako, alam mo na. Medyo yes. manipis ang hair mo. Yan ay medium yeah. long. Mm-hmm. Yeah. To check if your hair is makapal or manipis, di ba, papansin natin, bakit siya pag nag-ponytail, dalawang ikot lang ng ponytail, pag nag-ipit siya, dalawang ikot lang na ganyan. Ako, nakatatlong ikot na ako, hindi pa ako tapos. Ibig sabihin, manipis ang iyong buhok. Tapos siya ay makapal. Or marami siya. High density yung hair niya, ikaw naman ay low density. And don't get me wrong ha, ganito. Kahit na fine hair ka, pero high density, ibig sabihin napakarami mong hair follicle, napakarami mong buhok. No? Pero fine yung hair mo. At mabigat na yan pag high density ka na, tapos coarse hair ka pa, pag nag-ponytail na ka ganun na. Makapal diba? Na yun siya. Ang laki-laki na ng ponytail. Okay.
Okay ba tayo dyan sa mga kasama natin? Nakakasunod ba? Sabi niya ni Chutor Erza, sabi ni Chutor Mary, Chutor, no, nice to know, para po healthy pa pala ang hair ko. Yes. Huwag kang malungkot pag ayaw makulot ng hair mo. Ibig sabihin healthy. Ibig sabihin, yes. Yan. Ito yan. Ibig sabihin, Tutor May, yung hair porosity mo, no? Hair porosity is defined as the ability of hair to absorb moisture or how easily moisture penetrate the hair shaft. Pag ang hook mo ay hindi tinatablan agad ng kulay, nagpakulay ako ng ash blonde, bakit parang brown lang, parang hindi naman tinapitan? Ibig sabihin, high porosity ka. Sarado. Take a look at this picture. Sarado yung cuticle mo. Naka-close pa yung cuticle mo, yes, na hihirapang makapasok sa cortex ang ating chemical or moisture or anumang inilalagay natin sa buhok. Naranasan niyo ba na umuulan tapos nasa ibabaw ng buhok niyo yung patak ng ulan? Oo, parang dito. Pag nagsha-shampoo ka or pag nagsha-shower ka, hirap na hirap kang basain ang buhok mo. Di ba? Parang nakailang basa ka, nakailang tabo ka na hindi pa rin basa yung hair mo. Yan, ibig sabihin you have a high porosity. At low naman ang porosity ng hair mo, pag nakabuka yung cuticle, mabilis na napapasukan ito ng mga gamot or ng moisture or ng chemical. Yan. So, we have ilang types, Tutor Vicky? Okay, we have the four types of porosity. The first, resistance. Cuticle, a lace close to the hair shaft, absorb weaving lotion slowly, requires longer processing time and stronger solution. So, yan ang the first na types ng porosity, resistance. Pag resistant yung hair mo, ibig sabihin, meron kang tight or compact na cuticle. Sarado, no? Okay. Kaya mahirap mag-absorb ng waving lotion. Kaya nakailang pakulot ka na. Tutor, nakatatlong pakulot ako bago po nakulot yung hair ko. Yes, matuwa ka na malungkot ka. Malungkot ka kasi nakailang try ka na, pero matuwa ka kasi ibig sabihin healthy ba yung hair mo. Yes, healthy yung hair niya. Kasi yung anak ko, kinukulot ko po, nakailan po ang kulot doon, nakatatlo rin ako bago siya ma-achieve yung curl na gusto niya. Kasi nung una parang wala lang. Parang di lang siya nag-supply. Ganon. Parang buhagag lang siya, Chutor Erza. Buhagag lang. Next is good porosity. Cuticle slightly raised from shaft, absorbs moisture and or chemical in average time. Okay, so ito medyo bumubo ka na ng konti. Ito yung mga nakulayan na or exposed sa init. Ito yung cuticle natin ay medyo nakabuka na ng konti. So normal hair pa rin naman ito, no? So tamang pagbababad ng gamot, tinatanggap niya ang gamot na nilalagay natin, no? Kaya bakit yung iba tumatagal pagpapareband? Bakit po ako 9 hours? Buong maghapon, 12 hours? No, hindi pa rin ako nare-reband kasi ang tagal nung babad ng gamot. Yan. Next natin, porous hair. Tutor Vicky? Porous hair made porous by treatment absorb lotion quickly, requires shortest processing time use so the lower pH solution. Yun ang mga buhok na medyo, ano siya, mabilis na siya nakatanggap. So mabilis na lang ang process. Ito medyo may kunting sira na siya. Yes, o diba? So ayan, tapos overly porous hair. Ito yung damaged, dry, brittle, fragile, reconditioning or cutting required before perming. Pag nakita mong ganito na ang buhok mo, hangga't maaari, wag mo na siyang i-perm. Or pag naman i-recondition mo muna bago mo i-perm yung buhok niya. Kasi makapaglagay mo ng gamot, makulot agad or maputol agad, no? Naranasan ko yan. May client ako, mapilit, no? Hindi ko alam na galing pala siya sa pagbi-bleach. So, ang nangyari, nasunog na ba yung hair, naging parang sotanghon. Nako. Iingatan natin yan, no? Iingatan natin. Yan. Ayan, kung makikita natin, no? Ito ay pag tinignan natin ang ating buhok, ina-close, ang tawag yan, microscope. Pag may-microscope yes, natin. Oo, medyo maggaspang na siya. Maggaspang talaga at i-split ends na tayo. Yes, okay? Ito na. Pag damage yung hair natin, dry, brittle, and fragile. Yes. Maganda so, dyan, Super Elsa, pag ganyan ang buho, kailangan mo na siya ay mag-treatment muna siya.
At saka 83. So, ayan, yes, para matas natin ang porosity daw natin, hold end of hair, slide your finger down towards your skull. Hair is smooth and cuticle is dense, the hair will be resistant and will not easily absorb perm solution. If you feel slightly roughness, cuticle is open and hair is porous. Ayan. Pag nararamdaman natin naman yun, di ba, pag nag-finger comb tayo, alam natin yung pag nagtatangled yung ilalim, no, nagbubuhol-buhol, rough na yun, so yun ay dry. Dry. Next, punta naman tayo, dahil magta-time na, punta tayo sa elasticity test. Pag sinabi natin elasticity test, Tutor Vicky? It's the ability of the hair to stretch and return to normal shape without breaking. Pag hinila mo kasi yung buhok na yan, elasticity, para siyang rubber. Pag hinila mo siya, dandahan, at bumalik siya, hindi siya naputol, means to say, aba, maganda pang hair mo. And then, indicates the strength of the side bands, determine the hair ability to hold a curl. And then, also, the classify niyan, yung pinakitang picture dyan. Dandahan, pag bumalik at hindi naputol, wow. Congratulations, healthy pa yung hair mo. Yeah, meron tayong tinatawag na normal hair pa at saka low na yung ano, normal elasticity at saka low na yung elasticity niya. Ganito po 'yan pag yung dulo natin. Ah, meron tayong iba't ibang klase ng pagti-test niyan. Yung malapit dito sa scalp, stretch yes, natin. Okay pa yung bandang gitna, okay pa, and then yung dulo natin ay naputol. Kasi kalimitan yung dulo natin, yun na yung old, yun na yung dry. Kaya yan talaga ang naputol. So, kaya mahalaga nang titrim talaga tayo at nagte-test ng ating buhok. So, elasticity. Yes. Oh. Okay. So, paano ba yan, Tutor Vicky? Dahil hindi kaya ng ating oras. Sa susunod, normal pa po ba yung sa akin? Yes, Tutor Roma. Normal na normal. At ang buhok mo ay coarse. Coarse. Dahil ang ganda ng hibla ng buhok nito. Tapos, ang tagal na nating nagbabaran, no? Yan. Yan. Babad sa treatment yan. Diba? At ang ganda ng buhok niya ni Tutor Roma, no? College pa lang kami magandang yun. So, paano pag may mga tanong lang tayo, comment lang po kayo or PM niyo po kami. Yes, ma'am. Yan. Tapos po ay sa susunod na week, pag-aaralan natin yung different types of hair. Pero dahil hindi na kaya ng oras natin, ayan, tayo po ay please like and share sa next week natin yan pag-uusapan, our page. Ayan, dahil tayo may 64.3 million, char. 64,300 na member. Mas marami pa po tayong matutulungan kung i-like at i-share nyo po yung ating page. Ayan. Yes. Share lang yan. Share lang. And then, thank po kayo. Suggestion. Yeah, QR code po tayo to be scanned para sa mga any suggestion nyo at saka mga comments. Diba? Yeah. Ang malugod namin yan, tatanggapin kung ano ang iyong mga comments para magiging ma-improve pa po kami. Yan. For food for thought natin, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves received from God. Kung paano tayo kinomfort ni Lord, kung paano tayo kinomfort ng kanyang salita, mako-comfort din natin yung mga taong nangangailangan nito. Kung nalampasan natin yung pagsubok na yun, gagamitin tayo ng Lord para doon naman sa mga nangangailangan sa ganong sitwasyon din na naranasan. Okay? Kaya pag may pagsubok ng isa, wag mong sabihin, para yan lang, ako nga, nalampasan ko, iba-iba tayo ng bigat. Yes, tama. Tutor Aza. Iba tayo ng pinagdadaanan. Kaya, bilang natin, pray, at magmahalan tayo. Sabi nga, fighting. Yes, malapit ang dumating si Lord. Huwag na tayo mag-away-away. Tayo ay magmahalan. Share the love at malapit na ang Pasko. Yes. So, marami pong salamat. Thank you so much for your comments. Thank you so much. Pag may mga output, share nyo lang po yan. At susunod na po ang ating special program pa na IELTS and Senior High. Thank you, Tutor Vicky. Thank you, Ma'am Levy. Thank you, Tutor Elsa. Thank you, Tutor Ma'am Emily, Ma'am Orly, Arlene. Thank you po. Abangin niyo next week ang aming pang mga madaming mga discussion. Thank you po. Thank you, Tutor Roma, Shai, Melody. Thank you.
Bye-bye. Fight God bless. Lang. Tutor Roma, thank you. Fight lang. Thank you. God. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!